Pupunta po tayo sa atin pong mga katanungan na binabato ng ating mga kawerpa sa mga galing sa mga groups, no? Sa pinopost nila sa Facebook. Okay, makisaw-saw tayo dito, partner. Minsan kasi iba-iba yung mga sagot nila, no? Para malaman nyo rin kung ano naman yung official na kasagutan ko bilang isang electrical reviewer, no? So, kasi mas hindi tayo term as professor, no? Pag sa review center, mas term tayo as a reviewer, no? Okay, point of view naming mga reviewer, no? Ang aking sinasagot dito. Ano ang katanungan ni pangalan niya, partner? Arlan ba yan? Arlan Sunico Roche. Siyempre, wala siya dyan, ano? Kinuha lang natin to sa Facebook from Electrical Maintenance Technician Philippines. Pag sinabing 1 horsepower, ilang watts o amperes po ba yan? Sabi niya, patulong po mga master. Okay. Okay, sige. Kawer pang Arlan. Okay. Okay. Ka-Arlan. Okay, itong aking kasagutan, no? Pag sinabing 1 horsepower, ilang watts? Nabanggit ko kanina, no? Ang 1 horsepower ay 746 watts. I want to dig a little deeper on this. 1 horsepower, 746 watts. Tingin ko nagre-refer siya dito sa tanong na to patungkol sa motor. Hindi specific yung tanong niya, no? Ang sabi niya, pag sinabing 1 horsepower, siguro kung dadagdagan natin to, pag sinabi bang 1 horsepower motor, ilang watts ba yun? Ayan, di ba? Kung 1 horsepower motor. Pero, hindi ko muna lalagyan ng motor. Ito muna, as is muna tayo sa tanong ni Arlan. Okay, pag sinabing 1 horsepower, ilang watts yun? O, kung yan muna yung tanong mo, ito sagot ko. 1 horsepower is 746 watts. I'll give you more detail. The 746 watts is what we call the British standard, based on the British standard. That is what we call the British horsepower. There is a metric horsepower na hindi alam ng marami. 1 horsepower is 735.5 watts. This is the metric horsepower. That is what we call the metric horsepower. Pero syempre, pinaka-popular ito. 1 horsepower, 746 watts. Ang tinatanong niya, no? Pag sinabing 1 horsepower, ilang watts o ilang ampere ko ba yan? Ilang ampere? Okay. Huwag muna natin isipin yung motor, ha? Per se muna ito. Ilang ampere ho ba yan? Okay. Oh, makinig ka mabuti, Arlan, ha? Kung nasan ka man. Okay. Sinasagot ko na yung katanungan mo sa Facebook. So, 1 horsepower. Oh, ilan ang amperahin yan? Ilang ampere ba yan? Ilang ampere ho ba yan? Okay. Sabi natin, okay, ang power, kukunin natin power, 1 horsepower, 746 watts. O sige, sulat na lang natin kagad. 746 watts. Equal yon power natin sa voltage times current. No? Kung AC yan, wag muna natin consider yung power factor. No? Ito muna, dito muna tayo. Tsaka, wala naman siyang binanggit kung DC yan o AC, di ba? Hindi specific. Tandaan nyo, dapat, kung tutusin, dapat very exact tayo eh. Very specific pag magtatanong tayo. Mas maganda yon para masagot din kayo ng eksakto. No? Eh, kung hindi, kung ang tanong nyo, parang general lang, general din ang sagot. Pag ang tanong nyo, specific, specific din ang sagot. Tandaan nyo yan. Pero minsan, general yung tanong, ini-specific pa natin, partner, no? So, oh, sige, tingnan natin. Ilan ba ang kuryente nito? Ah, depende sa voltahe. Halimbawa, 230 volts. O, 746, 230, multiplied by the current. O, edi syempre, di-divide mo lang. O, yun na kagad ang amperahin nun.
746 divided by 230. Ayun, 3.24 ampere. Yan. 3.24 ampere ang amperahe. Sa 230 volts. Sa 230 volts. No? But, may but. Okay, Arlan ha. Ito, basic. Kumbaga, power in DC to eh, no? Sa direct current. AC din, kung ang power factor mo, unity, 1. Kasi, kung AC circuit per se, dapat yan, meron pa yung cosine theta, di ba? Kaya lang, baka maging complicated lang, inassume ko muna na 1 siya. Okay? Kasi, ang power sa AC circuit, voltage times current times the power factor, cosine theta, yun ang specific nun. So, kinonsider muna natin unity power factor, kuryente natin, 3.24. O, ngayon, ito ha, Arlan. Kung ang tanong mo, motor. Yan, dyan tayo mag-usap. Ito, meron akong naihanda para sa'yo. Pag 1 horsepower yung motor mo, ilang watts yan? Ilan ang amperahe niyan? Ito ang misconception ng marami. No? Sabi sa akin nung isang electrician, medyo bata pa akong engineer nun. Engineer, at ganyan yung load schedule mo? Mali yung amperahe mo, tsaka watts mo, sabi niya. No? Pakita na nga natin yung load schedule, yung sample. Eto. Pansinin ninyo yung 1.5 horsepower ACU. Sinulat ko po dyan yung 1.5 horsepower ACU or kahit hindi ACU, any motor. Ano ba ibig sabihin pag sinabing 1 horsepower, 1.5 horsepower motor? Tandaan nyo, kung ito yung motor natin, no? You are referring to the mechanical output, to the output. Power output po yun. Kahit anong klaseng motor. Pag sinabing 1 horsepower motor or 1.5 horsepower motor, power output po ang tinutukoy doon, mga kawerpa. Tandaan po natin yon. Tinutukoy po doon, power output. Na? Power output po ang tinutukoy dyan. Yung 1 horsepower o 1.5 horsepower, power output po yun. No? Eh, yung given ko dito kasi 1.5 partner. Sige nga, 1.5. Yan, na nasa circuit number 3. Tingnan nyo po sa itaas, yung ground floor panel. Tingnan nyo po yung circuit number 3. 1.5 horsepower air conditioning unit. 1.5 horsepower ACU. O, ilan yung watts pong nilagay ko dyan? Sir, 2,300 watts. Ba't ang laki, sir? Sabi sa akin ng isang electrician. Ba't malaki, sir? 2,300. Hindi ba, sir? 1.5, sabi mo, 1.5 horsepower, pag kinonvert mo yan, 746 watts, di ba? Kada horsepower, eh di cancel yung horsepower, di ba? So, ilan yan? Ilan to? Computing natin. 1.5 times mo lang ng 746. That is 1119, no? 1119 watts. Dapat ito wattage mo, engineer. Hindi 230, 2300. So mali ka, engineer. Sabihan ba naman ako ng elektrisya sa plano? Kinompute niya sa akin eh. Di ba, engineer, ang isang 1.5 horsepower, 746 watts? Alam ko yun. Eh, 1119 lang eh. Bakit 230 nilagay mo? 2,300. Isip-isip ko lang, marunong ka pa. Marunong ka pa sa nagturo sa akin na PEE. Huwag mo naman sabihin, mas marunong ka pa sa PEE. Eh, electrician ka lang. We are talking of load schedule, ha? Sandali, ha? Baka mamaya, mga misconception ako ng mga electrician natin. No? Pagdating sa actual, eh, mas magaling kayo dyan.
sandali muna, plano usapan natin eh. Kanya-kanya trabaho natin eh. Diba? Nakaka-aware pa? Ang usapan natin, electrical plan. Okay. Pero, pag mag-i-splice ka ng 34.5 kV, ay mas magaling kayo dyan. Bahala mga line 1 dyan. Pero, pinag-uusapan po natin load schedule, ha? Okay, ha? Okay. So ganito. 2,300 watts. Saan po ba galing yung 2,300 watts mo, sir? O, sige. Pakita natin, partner. Kung titingnan nyo lang, uusog lang kayo ng konti pa kanan, 230 volts yung ginamit ko dyan, tapos may makikita kayong 1.5 horsepower, 10 ampere. O, ang amperahe mo, sir. 10 ampere. 1.5 horsepower, 10 ampere. Mali yata yan sa tinuro mo, ah. Kung susundin natin yung 1.5, diba, 1119, ano? Pag kinuha natin ng kuryente ng 1.5 horsepower, diba, power, 1,119 watts. O, i-divide mo ngayon to sa voltahe niyan, 230. Ilan ang kuryente nito? Pag 1.5. 1119 divided by 230, 4.46, no? 4.86. Sir, mali ka. 10 ang nilagay mo sa load schedule. Eh, 4.86 lang. Di ba, no? Nasusundan nyo ba, mga kawerpa? Mali ka. Bakit 10 ang nilagay mo? Bakit 10 ampere ang nilagay mo? Eh, 4.86 lang eh. Base rin yun sa tinuro mo. Power is equal to voltage times current. Ang kinuha mo yung kuryente, power divided by voltage. 4.86. Di ba? Saan mo naman napulot tong 10? Dapat pag 1.5 horsepower, 4.86 lang ang amperahe. Eh, ang nakuha mo, 10. Saan galing yung 10? Ayan, dyan papasok ang Philippine Electrical Code. Oh, basa, partner. Punta tayo. Nasa PEC na po ito. Kinonvert na lang namin sa PowerPoint. Nasa chapter 4 po ito ng PEC. Panoorin nyo na rin yung motor installations natin. Nandoon din po yan. Next slide mo. Yan. Okay. Tingnan nyo po, di ba nakita nyo yung bandang kaliwa, no? May horsepower tayo. Tingnan nyo po yung 1.5 horsepower, mga kawerpa. Tapos, punta kayo sa 230 volts. Parang multiplication table lang po yan. Diba, nakita nyo na yung 1 and 1 half horsepower. Then, punta kayo sa 230 volts. Tingnan nyo itaas, 230 volts. Ilang amperahe ang makikita nyo dyan? Hindi ba 10? Thumbs up nga, sino nakasunod sa akin? No? Kumbaga, 1.5 tapos 230, no? Makikita, para multiplication table lang yan. Hale, next time, gagamitin natin itong 52 inches TV natin. Mas maganda to pag nasa TV, no? Next time, partner, ha? Yun ang gamitin natin. Oh, mga ka-wear pa, tingnan nyo, ha? 1 and 1 half, 10 ampere. Di sa amin galing yan, sa PEC. Ang PEC kasi, nag-a-allowance yan. May pasobra yan. No? May pasobra. Sir, doble ah. Lagi ba doble? Hindi ko masabing ganun. Basta sundin natin yung PEC table. Ito, ilalagay mo sa load schedule. 10 ampere. E, paano mo kukunin yung watts? E, di multiply mo lang ng voltage. Ano voltage natin? 230. 230 times 10 ampere. 2,300 watts. Kaya ang declaration mo ng power, 2,300. Yung 1.5 horsepower, remember, this 1,119, this is the power output. Tandaan nyo, yung horsepower rating ng motor output yon.
ang concern sa pagsasize ng wire, yung input power. Tandaan niyo yan. What is power input? By formula po, ang power input natin, that is voltage times current times the power factor or cosine theta. No? Pag 3-phase pa yan, no? Meron kang square root of 3 na ilalagay. Kung 3-phase yan. Okay? Lalagyan mo siya ng square root of 3. So, yun po. No? Usan na tayo napunta, partner. Ah. Yun lang naman yung tanong niya. Kasi dinitalye po natin yung ating pagsagot sa katanungan na yan. No? Okay? So, kung motor ang usapan, ayun na, sasagutan natin yung tanong niya. Sabi ko, kung lalagyan natin ng salitang motor, pag sinabi bang 1 horsepower motor, ayan, ilang watts? O, sasagutan ko yan, ha? 1 horsepower. At ilang ampere ba yan? Yung motor na yan. Kung ire-refer natin sa motor yan. Okay. Balik tayo dun sa table, partner. 1 horsepower naman. Kasi yung sinagot natin, 1.5, eh, no? Sa 1.5, 10 ampere, di ba? O, pagka 1 horsepower, ilan ang amperahe niya? Balik tayo doon. O, multiplication table. Ikaw nga sumagot, Mark Anthony. Tingnan mo dyan sa table, horsepower at 230 volts. Let's say. Ilang ampere ang nakikita mo dyan, Mark Anthony? Nakita natin siya sa Facebook, partner. 10, sir. 10. Hindi, 1 horsepower eh. 1 horsepower. 1 horsepower? Oo. 8.0, sir. Or just simply? 8.0. 8 ampere. Very good. 8 ampere ang... Ngayon, okay na. Thank you, Mark Anthony. Paano pag kinompute mo yung power niya? Anong watts siya? O, yung watts niya, 8 ampere, i-multiply mo sa voltahe na 230 volts. O, ito na ngayon ang kanyang watts na idedeklara mo sa load schedule. Kasi yan yung pinaka-power input mo eh. 230 times 8 equals. Yun, 1840. Ito ilalagay mo sa load schedule mo. 1840 watts or volt ampere. Para sa isang 1 horsepower motor. Okay? Sana nakikinig si Arlan, no? Makikita niya, sinasagot natin ng detalyado yung tanong niya. Okay. So, yun po ang aking kasagutan. Pag 1 horsepower motor, 8 ampere. 1,840. That is according to Philippine Electrical Code. Ha? Hindi po ayon sa akin, no? Kanina, PDC ang gamit natin, no? Philippine Distribution Code. Ngayon, Philippine Electrical Code ang aming ginamit naman. Ayaw natin sumagot ng ano, partner, ng walang basihan, eh, no? Diyan na lang po mga kawerpa, no? Thank you for that question. Thank you.